Magandang araw mga Dabar Cats. At ngayon pong araw na ito, araw ng Biyernes, ay magluluto po ang aming kapatid na ginataang alimasag, Kapampangan version. Ayan po, as you can see, nilinis na po niya, tinanggal na po niya yung mga nakasablay-sablay. Para po totally talagang malinis at wala kang malalasahan na malansa. Ito po ang Kapampangan version ng ginataang alimasag. Ayan o, nakikita niyo po yan. Ayan, ayan. Kailangan tagalin. Ayan yung mga sablay-sablay na yan. Pwede mo makarito pa. Ayan, pwede mo. Ayan, ayan. Nyo, ang ganda, di ba? Linis na. Yes. Like that. Yes. Ayan, maya lang po. Ayan, ganda niyan. Putok-batok tayo dito. Pero swabe lang. Ayan, kamukha niyan. Ayan. Yes. Ayan, ito po yung sample na isang malaking alimasag. Ayan. Hindi yung tipo niyan tatanggalin yung mga ganito. Ito, ito. Kailangan tanggalin yan. Ayan, pwede rin ipit sa buhok yan. Ipit sa buhok pwede. Tsaka sa damit. Ito, ito. Ito pong malaki na to. Ito. Makikita nyo. Tatanggalin niya yung part na to. Tsaka ayan. Ayan. Tanggalin niya to. Ayan, ayan. Kasi ito pong part na to, ito. Yung talagang madumi or malansa. So, maya-maya lang. At pakita natin sa inyo ang paraan ng pagluluto ng Kapampangan version ng ginataang alimasag. Bakit naman nag-set na po ang Kapampangan version ng ginataang alimasag? Una ay ginisa muna niya yung giniling. Later on, ilalagay niya ang bawang, sibuyas. Okay. Hindi man niya yan. Kunting ina lang po ang apoy para hindi siya masyadong masunod. Ang tagal naman ng bawang. Kita niyo, 40 seconds na. Ginigisa halos ang giniling. Isasabway niya yung giniling. Kasi presto. Yung ah, presto. Yang. Fresh and yang pa yung giniling. Parang sa pag-ibig lang yan, kailangan talaga fresh and yang lagi araw-araw. So, nilagay na yung bawang at sibuyas. Nakita niyo, parang isla ng Haunted Island. Nilagay ang bawang sa isla at sibuyas. Kakaiba po talaga itong ginataang alimasag. Kailangan tutukan nyo talaga itong video na ito para malaman nyo kung paano magluto ng Kapampangan style ng ginataang alimasag. Habang ginigisa, ayan. Makikita nyo, ayan. Lagyan ng tanlad. Lalagyan ng tanlad or lemongrass. Siguradong walang langsa. Sige po, at sa ngayon ay goodbye muna. Maya-maya ay papakita ulit namin kung paano talaga pagsasama-samahin yung mga Ricardo. Hello, mga Dabar Cats! We're back! Ito po, at ilalagay na ang kalabasa sama ng giniling para medyo maprito siya or mag-absorb yung kanyang pagkakamisa. Para mamaya hindi siya durog na durog. Ah, para mamaya daw hindi durog na durog. Actually, in-invite ko po itong Kapampangan kong kaibigan para ipakita sa inyo kung paano yung version ng Kapampangan ng
ginataang alimasan. So medyo inadkin ako talaga to. Galing pa to sa kabundukan. Mahalang pagkakaadkin ako dito kaya kailangan talaga panoorin itong video na ito. And don't forget to subscribe, hit like, and share. Lalagyan natin ng... Oh, tulog na tayo sa tali. At ayan. Gata. Since wala kami ritong fresh na gata, so ito muna yung binili namin. Coconut milk powder. Lalagyan lang natin ng konting tubig. Mainit. Mainit na tubig or warm. Hindi yung masyadong mainit na mainit. Maya-maya lang, kapag nailagay natin yung warm water, ihulog natin doon sa ginisang kalabasa. Alright, saglit lang po. We're back, mga double cuts. At nakikita nyo yan. Ayan, ayan, yung alimasag. Nalinis na po yan. Tanggalan ng mga sablay-sablay. Lalagay na natin sablay ngayon. Talaga. Sablay-sablay talaga. Ayan, inuhulog na po ang laman ng alimasag. Yung iba, binibiyak yung alimasag, no, kaibigan, no? Pero ito, hindi eh. Kasi matuturog din yung laman. Yun ang sikreto niya, no? Saan din naman siya kalaki, ha? Yes. Hindi siya masyado malaki, so swabing-swabing lang to. Para sa ginataang kalabasa. Or pangan version. Lagyan din ng design, hindi lang actually pagluluto, di ba, kaibigan? Mm, with heart. With heart. Yung heart mo, nilagay mo dyan? Oh, syempre. Ah, okay. I mean, lagyan din dapat ng design, no? Hindi lang basta hulog lang ng hulog. Parang yung buhay, hindi lang dapat hulog ng hulog. Parang sa pag-ibig ka, Agnes, ah. Ha? Hindi lang basta laging hulog ng hulog. Kailangan lagyan mo ng design. Tama, di ba? Coach. Dahil nakikita sa trabaho mo, yun naman ang puso mo. Pag nagbubuisit ka, pangit yan. So, kailangan masaya talaga yung heart, no? Of course. Para sa pagluluto. Mm. Para sa martial arts, no? Oh. Hindi lang basta sipa na sipa. Mm. Hindi lang basta punch. Kailangan malalaman mo kung saan ka sipa. Kailangan magmahal ka rin. Kailangan magmahal ka kung sumisipa. Tapos, alright, saglit lang po. Ito. Yan, yan. Lagay din niya. Ang laki ng lalagyan, di ba? Kasi ang lalaki talaga ng sipit, eh. Tali, pwede yung ipit sa buhok. Ayan. Ganda, di ba? Yan, ilagay. Pinugasan na po yan, mga double guts ko, yung mag-alala. Hindi po kami magluluto ng hindi malinis. Tapos maya-maya tatakpan at talaga yung konting paminta para medyo lumasa. Yun, paminta, parang manuot talaga yung paminta, lasa niya. Paglana niya ngayon. Ayan, nakita niyo, naku, grabe, yummy-yummy. Ayan, wala na yung style. Pinuhus na lang talaga. Kasasabi lang kanina. Lagyan ng art or style, eh. Ayan, pag sumobra yung sipit, pag nakita nyo medyo malalaki, ayan, kamukha nito, pwede rin gamitin sa buhok. Pwede siyang patuloy. Okay, yan naman ang pag-ipin sa buhok. Ayan. O, di ba ang ganda ng pagkakulo niya? Sida, OMG. Sa mga kalalakihan na hindi marunong magluto, kailangan panoorin nyo to. Isang inspirasyon sa kapampangan. Oo, inspirasyon talaga mga kapampangan. Mabuhay yung mga Bulacan nyo! Kaya kapampangan mo lang! Tsaka taga Baguio! Sa mga susunod na Friday vlogs po namin, mapakita naman natin yung version ng taga Baguio. Ano tawag doon, Brad? Anong sumang? Baguio-genyo? Ano? Bagyo genyo. Ayan, tinakpan na. Naku, maya-maya po ay... Cordillera. Susunod na mga Friday, papakita naman natin yung recipe ng Cordillerano. Whatever. Sige po, iwanan po muna namin na kumukulo yung aming ginataan. Maya-maya po papakita namin ang resulta ng masarap na version ng ginataang alimasa. Sige po. Ito na po ang finale. Welcome back. Ako din ang welcome back. Sorry. Ito na po yung finale ng ginataang alimasa. Ang pangga version. Meron siyang kalabasa, sitaw, yung gata, at saka syempre yung ating main menu na alimasa. Ito na yung mga
Mga daliri niya, daliri talaga ng alimasag yan. Nakita niyo yan? Medyo nag-oil-oil yung alimasag niya. Ayan yung perfect talaga. At kanina natikman namin talaga namang yum-yum-yum. Kailangan tikman mo. Ibigan. Pastor. Sige po, mamaya papakita namin yung ano, yung special expression ng kitingin. Yes. Kailangan makita kasi dapat yung mga duktong-duktong natin mamaya yung ano. Sumikim, di ba? Sige po, sige po. Scatter yung mata mo. Survivor naman. OMG, nakita niyo po, ito po yung isang resulta ng nilutong ginataang alimasag ng aming kaibigan na si Kaodi. Kapanpangan version. Look at that! Wow, this is so yummy! Alright, enjoy mga Dabar Cats! Kakain! Kapanpangan style ginataang alimasag. Alright. Wala ko nasaan yung taba, mukhang tinapo. Yung iwala yung puti okay, siya sa itim mo. Yeah. Kailangan kasi yung iluto talaga, kailangan. Pinitip mo. Wow! Oh, my bitch! Hindi ka nag-camera. Ako naman. Okay naman, dito tayo sa medyo mapagkakatiwalaan. Iyan kasi lahat ng mga luto talaga. Triple best! Sitaw. Sitaw muna sa sitaw. Oh, ayan ang maganda. Yung may portion, may art pa rin talaga. Hindi yung... Tabi. Masarap. Parang dirindiri ah! Oh, tikman daw yung ginataang Kapampangan version. Hinagat. Ang laman. Mm. Alimasag. Sarap. The best. Oo nga, tunog na tunog nga yung ano eh. Goodbye mga Dabar Cats. Ano man po ang mga nasaksihan nyo ay bawal po sa mga bata. Salamat po. Enjoy your dinner, lunch, breakfast.